Gigil na gigil ang mga Amerikano na upakan na ang China ukol sa hiduaan natin sa West Philippine Sea laban sa China. At sa pagkakataon ito, yan ang bibigyan natin ng reaksyon. Kamakailan lang ay nakitaan daw ang mga Amerikano na naghuhulog ng anti-submarine detector na kinakalat ito sa West Philippine Sea bilang bahagi na rin ng preparation ng Amerika at Pilipinas kung sakasakaling sumiklab ang gira laban sa China at Pilipinas. Ayon sa hakaka ng mga kalaban, ito raw ay hindi magandang pangitain dahil nag-uudyok ito ng gira na hindi naman gusto raw ng China. Dahil nag-uudyok daw ito ng malawakang gira na ayaw naman gawin ng China laban sa Pilipinas. Lumalabas tuloy dito na parang Amerikano pa ang nag-uudyok ng gera para ang Pilipinas at China ay magkaroon na nga ng gera. Ngunit sino ba naman ang maniniwala sa ganitong statement na kinukuha ang iyong mga teritoryo at ginagamit ang mga resources nito at binubuli, hinaharang ang anumang plano ng ating gobyerno sa ating mga baybayin? At sinasabi ng mga Chikwa na pinoprotektahan daw lang nila ang mga karagatan para sa atin. Tanga na lang siguro ang maniniwala sa ganitong statement ng China. Hindi natin magamit ng lubusan ang ating mga karagatan dahil nandyan sila na bumabalakid sila sa ating mga plano. Nandyan sila na kumukuha ng ating mga natural resources at isda. Ngunit ayon sa mga China, sila pa ang bida dahil tinutulungan daw tayo at ayaw nilang magkaroon ng gira laban sa atin. Kung kaya't itigil na raw ng bansang Amerika ang pag-uudyok sa Pilipinas na magkipaggira sa China. Ngunit siyempre malinaw pa sa sikat ng araw na ang sinasabi ng mga China ay isang propaganda. Ito ay labanan ng Battle of the Brains kung sino ang matatalo ng mga reasoning sa pagitan ng China at Pilipinas ay magmumukhang mali sa mata ng international community. Ngunit para sa atin, anuman ang sabihin ng China, ito ay nababase pa rin sa kanilang aksyon. Kung ano yung kanilang ginagawa, yan yung ating sinusubaybayan. Kung ano yung epekto ng kanilang ginagawa, yan yung ating pinapanghalagaan. At nakikita natin na ang ginagawa ng China ay pawang pagmamalabis sa kahinaan ng mga Pilipino. Mantakin mo, sarili nating karagatan hindi tayo malaya makapangisda. Sarili nating karagatan hindi tayo malaya makagawa ng anumang istruktura o anumang military defense na ilalagay natin sa ating mga karagatan. Mantakin mo, sarili nating karagatan sinasabi nila na trespassing ang Pilipinas. Ganyan mag-isip ang mga Chekwa at tayo raw ang nag-uudyok ng gira laban sa kanila. Siyempre, ang mga pahayag na ito ng China ay pawang kasinungalingan. Sino ba naman ang maliit na bansa tulad ng Pilipinas na hindi pa handa ang kanilang military defense at military offense para udyukan na magkaroon ng gera laban sa China? Ang China sa ngayon ang siyang number one military defense and offense ng buong Asia at tinataya na nasa number 2 o number 3 sa buong mundo sa larangan ng militar. Tapos sasabihin ng China na tayo daw ang nag-uudyok ng mga gawang hindi maganda sa West Philippine Sea at maaring magdulot ito ng gira laban sa kanila. Kung wala lang ang depensa o statement ng mga Amerikano na tumutulong sa atin, maaaring matagal na tayong sinakop ng China gamit ang kanilang mga pambubuli at gamit ang kanilang mga armas para takutin ang Pilipinas. Ngunit siyempre hindi nagpadayag ang Pilipino dito at gumawa rin ng kapamaraanan ang ating bansa. Nabigyan daan ang opensa at depensa ng mga Amerikano na pumasok sa ating bansa. At kung ano man yung mga ginagawa ng mga Amerikano sa ating mga baybay, yan ay coordinated sa ating bansa. Dahil nagkaroon na nga ng defense treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Kung ang Amerikano ay naglalagay ng mga defense aparato sa ating mga baybayin ay karapatan yan ng ating bansa. Karapatan yan ng Amerikano na pumasok sa defense treaty ng Pilipinas. At kung ito man ay mag-uudyok ng gera laban sa China, dahil ito ay sinimulan ng China, pinasok nila ang exclusive economic zone ng ating bansa nang walang paalam at kinuha nila ang mga teritoryo ng ating mga karagatan at pinatayuan ito ng mga military
hari facilities. Sino ba naman ang hindi maghahanda o sino ba namang bansa ang isa walang bahala lang ito? Nasa darating na panahon ay unti-unti nang masasakop ang Pilipinas. Kung kaya't anuman ang mga military defense na ginagawa ng Pilipinas at Amerika sa ating mga baybayin ay bahagi lamang yan ng ating paghahanda laban sa mapagblinlang at kasinungalingang pag-iisip ng mga Chikwa. Walang masyadong interes ang Pilipinas na pabilisin ang military defense weapons and equipment ng bansang Pilipinas. Ngunit dahil sa ginagawang pang-aagaw ng China sa ating mga teritoryo na matatagpuan sa West Philippine Sea, ay napilitan ang bansang Pilipinas na depensahan ang ating bansa. Kung kaya't sa ngayon minamadali na ng Pilipinas na magkaroon ng mga iba't ibang defense weapon at offense weapon ng ating bansa dahil sa mapaglinlang at mapagpudyok na estratehiya ng China at nakuha na ng China ang ilan nating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Isang insulto ang ginawa ng China sa ating bansa. Kung kaya't napilitan na ang ating bansa na gawin na ang nararapat para depensahan ang ating bansa sa lahat ng pagkakataon na maaaring gawin ng China sa ating bansa. Kamakailan lang nitong April 2024 ay dumating na naman ang 4th battery ng BrahMos anti-missiles na binili ng ating bansa galing India. Isang teknolohiya na kombinasyon ng India at Russia para sa isang military defense ng isang bansa. Tinataya na umabot ito ng $375 million ang ginastos ng ating bansa dito. Apat na units ng BrahMos anti-missiles ang binili natin sa bansang India. Nangangahulugan na mayroon tayong apat na facilities o apat na unit na nakahimpil sa ating bansa at nakaharap ito lahat sa West Philippine Sea para harangan ang anumang missiles ng kalaban, lalong-lalo na ang bansang China na napakalaki ang interes sa ating mga karagatan. Ang BrahMos missiles na ito ay inilagay sa Zambales, Philippines bilang fixed asset, military defense at offense ng ating bansa. Liban pa sa mga mobile assets na binili ng ating bansa na mga anti-missiles din at offense missiles ng ating bansa. Ang mga mobile missiles ay maaaring ilagay ito sa iba't ibang dako ng Pilipinas at maaaring ilagay din ito sa mga barko ng Pilipinas o anumang maaaring paglagyan ng mga mobile assets ng depensa ng Pilipinas. At unti-unti nang nakakahabol ang Pilipinas sa ngayon dahil liban sa binili nating BrahMos missiles na didepensa sa ating bansa ay bumili din tayo ng Spider defense missiles katulad ng Iron Dome ng Israel. Ang Spider missiles defense ng ating bansa ay isang mobile assets ng Pilipinas na ilalagay sa iba't ibang dako ng Pilipinas na humaharap din sa West Philippine Sea. Pang-abang sa anumang plano ng China o anumang missiles na gagamitin ng China sa ating bansa. Katulad ito ng Iron Dome ng bansang Israel na kung saan nakita natin na kahit anong dami ang pinalipad na missiles laban sa Israel ay nakayanan ng Iron Dome na salagin ang 90% ng mga missiles na ipinalipad sa kanilang bansa. At bumili din ng Pilipinas ng ganitong uri ng depensa at pinangalanan itong Spider. Unti-unti nang bumabangon ang depensa ng Pilipinas. At tinatayan na ayon sa mga expert ay kung magkakaroon man ng hindi na mapigilang gira sa pagitan ng Pilipinas at China, inaasahan ito na mangyayari daw sa 2034. Dahil kung siseryosuhin na ito ng China na talagang papasok na sila sa gira, ay magkakaroon ito muna ng matagal na preparations. Gugugol muna sila ng panahon at pag-aaral para masigurado ng China ang kanilang panalo. Ngunit siyempre hindi rin magpapadaig ang Pilipinas. Dahil inaasahan na sa 2027 ay inaasahan na darating ang maraming kagamitan militar ng Pilipinas. Sa dagat man ito o sa himpapawid o kaya sa kalupaan. At tinataya rin na sa 2036 kung sisimulan na ng Pilipinas ang pag-order ng submarine ay magkakaroon tayo ng submarine. Ang kauna-unahang submarine ng Pilipinas sa taon 2029 hanggang 2036. Kung kaya't mag-iba din ang simoy ng hangin kung talagang magkakaroon ng gira sa pagitan ng Pilipinas at China. Idagdag mo pa dyan yung pwersa ng Amerikano
na sasagupahin din ng China, maging ang pwersa ng Australiano, pwersa ng Japan, pwersa ng South Korea, nakaalyado ng Amerika upang pigilin ang anumang plano ng China. Kung kaya't sinasabi ng ilang mga expert na malabo pa sa sikat ng araw na magkakaroon ng gira sa pagitan ng China at Pilipinas. Ang bawat bansa ay nagkakaroon lamang ng paghahanda kung sakasakali. Kung kaya't nakikita natin ang diskarte din ng China ay ayaw din gumamit ng armas, kundi ginagamitan lang tayo ng pambubuli o di kaya diskarteng pambablap sa ating mga kasundaluhan dahil mas marami nga sila. Ang bilang ng kanilang mga personel sa ating mga karagatan ay napakarami at ang bilang din ng kanilang barko ay malayong mas marami sa bilang ng ating barko at personel na pumapalawot at dumidepensa sa ating mga karagatan. At isa ito sa mga tinitignan ng ating bansa at tinataya na nasa 2027 hanggang 2036. Mararamdaman natin, napapantayan natin ang dami ng mga Chekwa at dami ng barko ng Chekwa na pumapalawot para kunin ang ating teritoryo. Yan ang isang tinitignan ng ating bansa. Magkaroon din tayo ng mas maraming barko at mas maraming personnel para matapatan ang personnel at barko ng China. Hindi natin kaya makipagsabayan sa bulihan at pambablap ng China kung ang datingan nito ay 10-1. Isang napakalaking pagkakamali kung sasagaw pa tayo sa pambubuli ng China na kung ang ratio naman ay 10:1. Kung kaya't ang mga nangyayaring palitan ng statement sa pagitan ng China at pagitan ng Pilipinas, kung sino ang mas mahina ang idinadahilan, siya ang talo. Ganon din ang nangyayaring pambubuli sa kalagitnaan ng ating mga karagatan. Kung sino ang mas kukunti ang mga kagamitan. Kung sino ang mas kukunti ang barko at mas kukunti ang personnel na ipinapadala sa West Philippine Sea, siya ang talo.